Welcome to Lighthouse Updates! Hi, I'm Sai. Ako naman si Jake. At kami ang maghahatid sa inyo ng mga updates ng mangyayari sa ating simbahan. At dahil MGCQ na, matapos ang matagal na paghihintay, magkakasama na po tayo ulit. At bilang parte ng new normal, ito ang ilan sa mga pwede nating tandaan sa pagbabalik natin sa ating simbahan. Mga bagay na dapat tandaan bago pumasok sa simbahan. Step 1, register. Bago tayo pumunta sa ating simbahan, mayroon tayong registration through Google Form that we can access via QR code or link na ipopost sa ating Facebook page. Alinsunod, na rin sa IATF Guidelines for Community Quarantine. Sa pag-reserve ng seat sa ating services, may ipopost na online form sa ating Facebook group every Monday. Hanggang Thursday lang po pwedeng mag-register. At kung sakali namang gusto natin mag-cancel, ay mangyari lamang kung paalam ito agad sa amin para bibigay natin yung seats na sa iba. Number of seats that are still available due to cancellation will be posted every Friday at our Facebook group, Lighthouse Center. We discourage walk-ins, so we encourage you to register first before coming to church. Also note that minor will not be allowed to enter. Step 2. Get scanned and sanitized. Kung nami-miss nyo po ang ushers, handa na po sila sa ating pagbabalik. Meron pong alcohol stations para mag-sanitize ng kamay at thermal scanners para iscan ang ating body temperature. Ang mga taong may temperature na mas mababa sa 37 degrees Celsius ang maaari lamang pumasa. Kapag pumasa ang inyong temperatura sa pamantayan, bibigyan po kayo ng ating usher ng contact tracing form kung saan nyo po isusulat ang ilang importanteng detalye upang sa inyong kalusugan. At pagkatapos, ay maaari nyo nang makuha sa usher ang inyong seat number. Reminder, always wear your face mask or face shield dahil no face mask or face shield, no entry po tayo. Pagkakuha po ng seat number, ay mag-disinfect ng footwear sa ating footpath at tuyuin ito sa ating track mat. Ito naman po ang mga paalala during service o kapag nakapasok na tayo sa loob ng simbahan. Number 1, umupo lamang sa inyong assigned seat. Bawal palipat-lipat. Each attendee can sit only on the seats with their seat number. Number 2, avoid physical contact. Hindi po natin ina-allow ang shaking ng hands at hugging sa ganitong panahon. And number 3, keep distance or layo-layo muna, bawal beso-beso. Social distancing must be practiced at all times when inside the church premises. Number 4, wear safety equipment. Lagi po natin isuot ang ating face masks or face shield for protection. We encourage everyone to bring their own sanitizer and sanitize every 15 minutes. Sa paggamit ng CR, maghugas ng kamay at gamitin ang provided na alcohol. After natin gumamit, ay i-disinfect ng ushers ang CR at pansamantala itong isasara ng 5 minuto. Sa ating pagbibigay o offering, iikot po ang ating mga usher upang kolektahin ang ating tithe or offering envelopes. Kung kayo ay nagbigay o magbibigay gamit ang ating online payment channels, maaari isulat na lang ito sa envelope. Also, we encourage you to write your prayer request. Sa pagdiriwang ng communion na ating ginagawa every first Sunday of the month para maiwasan ang kontaminasyon ng elements, ang servers po ay equipped with gloves sa pagdidistribute ng tinapay at kukuha po tayo ng isa sa magkakalayong cup sa lalagyan para sa atin. Matapos ang gawain, isa-isa po tayong ulilit ng ating ushers upang makalabas ng simbahan ng maayos habang pinapractice ang social distancing. Nakakalungkot man, ngunit dilimitahan na po natin na ating fellowship sa loob ng simbahan. We are encouraging to instead join a discipleship group para makapag-fellowship pa rin tayo sa ating Lighthouse family. Kung meron po tayong inquiries, huwag po tayong mangyang magtanong. Send them to our FB page o di kaya magtanong tayo ng kakilala natin po. Excited na po kami magkasama-sama tayo ulit. Patuloy po tayong manalangin para sa bansa at para sa buong mundo sa labang ito against COVID-19. Mag-ingat! At patuloy na manalangin. God bless Lighthouse! Welcome to Lighthouse Online Service! Kumusta po kayo? Masaya po kami makasama kayo ngayong araw sa ating online service.
If this is your first time watching our church service, you can comment down below or send a message to this page so we can know how to connect with you. Gusto po namin makilala kayo at makasamang makilala ang Panginoon ng mas mabuti. We also encourage you to tag your friends, your family, your neighbor, those you know who also need to hear the Word of God. Tag them in the comment section below. By the way, bago namin malimutan, I am Sister Angelica. And I am Sister Sen. And together, we will bring you today's latest announcements. We have our morning devotion posted sa ating Facebook group, Lighthouse Center, every Tuesday and Thursday at 6 a.m. We believe that this is a great opportunity to start our days meditating about God's goodness in our lives. Every Wednesday, meron naman po tayong online prayer meeting via Zoom at 7 p.m. You are free to invite your friends and family dahil open po ito para sa lahat ng gustong makahinga at magpahinga sa presensya ni Lord in the middle of each week. Every Saturday, we have our Youth Fusion streamed live sa ating Lighthouse Youth Facebook page at 4 p.m. And of course, our Sunday online worship service at 10 a.m. and 6 p.m. via Facebook Live. Pwede rin po natin itong mapanood at mapakinggan sa YouTube at Spotify. Be a channel of blessing. You can help our church in its ministry by giving your tithes and offering even in the comfort of your home via our online banking and payment channels. We value having closer relationship with all of you. Kaya naman, aside from our online services, meron din po tayong opportunities to bond and have fellowship with each other. For the young adults, we have our fellowship via Zoom every second and fourth Saturday of the month at 8 p.m. Also, we have our church fellowship every first and third Saturday of the month via Zoom, which opens at 7:30 and starts at 8 p.m. Para naman po sa mga naggagandahang kababaihan ng Lighthouse, we have our Women's Fellowship every Thursday at 7 p.m. via Zoom pa rin po. Kindly message Sister Tess Romaldes for more information. We highly encourage you to join Light Groups and Discipleship Groups. So, kindly ask anyone from Lighthouse for more information on how to join. Or you can send a message to this page so we can happily assist you further. We don't want you to miss out, so we invite you to like, follow, and subscribe to Lighthouse Center in Facebook, YouTube, and Spotify for more updates and announcements. We also encourage you to comment and engage with our fellow believers in the comment section of our posts and videos. Again, I am Sister Angelica. And I am Sister Sen. And this is Lighthouse Center, a church with passion for God and compassion for people. For now, let us find our comfortable seats and prepare our hearts to worship God and hear His word for all of us today. Good day, church. I am Belle and I'm one of the volunteers in our church. And to start our service today, I just want to read a verse to you from Psalms 89:1-2. It says here, I will sing of the Lord's great love forever with my mouth. I will make your faithfulness known through all generations. I will declare that your love stands firm forever, that you have established your faithfulness in heaven itself. And today po, as we sing, as we hear the word of God, let this be a reminder to us that the air we breathe, sa pagkanta natin, as we serve God in this online ministry, let us be reminded that our life is a manifestation of God's great love, that His great faithfulness towards us. And magandang, ito yung maging sandigan natin. Ito yung magandang panghawakan natin every time we serve God, as we continue this journey with God, na nabubuhay tayo because God is faithful, because He is good, and His love stands firm forever. And in whatever situation we are in, alam natin na mabuti si Lord at hindi siya nagbabago. And sige po, let's pray. Lord, maraming salamat, Lord, sa araw na to, Panginoon, na binigay niyo sa amin. Salamat, Lord, that you have reminded us, Lord, of your faithfulness, God. And hayaan mo ngayon, as we hear your word, as we
praise you and worship you, God. Hayaan mo na yung buhay namin, Lord, ay may alay namin sa inyo. Na, Lord, we will follow you, that we will serve you. We will sing praises to you, God. Salamat, Lord. You are deserving, Lord, of our lives, God. Lord, you deserve more than what we could give, God. Maraming salamat, Lord. Encounter us today, God. Encounter us today, God, as we hear your word, God. Salamat, Lord, for your love, God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And sige po, let's enjoy God's presence and let's sing praises to Him. Good morning, Lord. We pray, Lord, our worship pleases you. Lord, we need you and I'm going to say lahat. You're always sick. Ready at the land again now. Looking out to all that's ahead. And every heart confesses your name. We're pressing on towards that day. We're never gonna stop. We're never gonna stop. Letting go. Letting go of every mistake. Throwing all the chains of restraint. And all that will remain. And passion for your name. Burning as we run this race. We're never gonna stop. We're never gonna stop. Come on, bring up. We're never gonna stop. We're never gonna stop. We are running. We are running. Chasing after all that you are. We are running. It's all that you are. It's all that we want, Lord. Every strap. Every stride is taken in faith. Every step propelled by your grace. We're taking up our cross, no matter what they cost. We give it all to go your way. We're never gonna stop. We're never gonna stop. We are running. We are running. Chasing after all that you are. We are running. It's all that you are, it's all that we want. We're running, chasing after all that you are. We are running. It's all that you are, it's all that we want, Lord. Whoa. Onwards we draw. Onwards we draw towards your life. Desperate we seek to know you more and more. Further we look beyond ourselves to your love. Onwards we draw. Onwards we draw towards your life. Desperate we seek to know you more and more. Further we look beyond ourselves to your love. Let's go, we praise him. We are running, chasing after all that you are. We are running, it's all that you are, it's all that we want. We're running, chasing after all that you are. We are running, it's all that you are, it's all that we want, Lord. For your love, Lord. We pray, Lord, that this sinks deep in our hearts today, Lord. People, would you worship him? Sabi po sa word niya, let everything that has breath praise the Lord. And if you
you have first, would you say? How wide, how wide, how wide,
Nothing else matters.
the center of it all. At the center of it all. At the center of it all. At the center of it all. Jesus.
Ako po si Jam, and dadako na po tayo sa tithes and offering. And if you have your Bibles with you po, sabayan niyo po ako sa pagbabasa ng Psalms 16 verse 5. Ang sabi po dito, Lord, you alone are my portion and my cup. You make my lot secure. And ayun, siguro isa sa issue po ngayon is yung budget po ng bansa natin. Yung gagamitin para sa susunod na taon. And ngayong pandemic sa bahay natin, karamihan sa atin siguro walang stable na trabaho, na sa mga students walang natatanggap na baon dahil naka-online class. And ayun, ang sabi dito, Lord, you alone are my portion. And alam niyo yun, before pa tayo mangailangan, before pa tayo humiling, si Lord may nakalaan na para sa atin. Si Lord may inihanda na para sa atin. Na hindi na natin kailangan matakot, mawalan, hindi na natin kailangan mangamba na baka maubusan tayo dahil, alam niyo yun, may nakatabi na para sa atin. May nakatabi na para sa atin. At yung parteng yun ay para sa atin lang. Para sa atin talaga. And, ayun, alam niyo yun, secure na tayo. Secure na yung pangangailangan natin. And alam niyo yun, pag sinabing si Lord yung portion natin, si God yung portion natin, ang ibig sabihin nun, inaalaw natin na si Lord yung magiging source ng lahat sa atin. Si Lord yung magiging source ng lakas natin. Si Lord magiging source ng financial needs natin. Si Lord ang magiging source ng kahit ano, lahat ng mga bagay na ng mga pangangailangan natin. And ayun, secure na tayo. Secure na tayo. And bakit hindi din natin yun gawin? Na maglaan. Maglaan para sa kingdom ni Lord. Maglaan para sa simbahan. Maglaan para sa mga tao. Na knowing na yung mga bagay na meron tayo, yung mga bagay na, yung mga possessions na meron tayo is galing din kay Lord. Na ibinigay lang sa atin. Na hindi natin kailangan matakot na kahit yung katiting na meron tayo ngayon, ibibigay pa rin natin. Hindi natin kailangan matakot dahil si Lord pa rin yung magsusupply ng mga pangangailangan natin. And ayun, huwag tayo matakot. Dahil kay Lord, secure na tayo. Huwag tayo matakot magbigay. Huwag tayo matakot na maglaan pa ng meron tayo para sa iba. Dahil secure na tayo. At may nakahanda pa para sa atin. And ayun, magpray tayo. Lord, maraming salamat, God. Maraming salamat sa panigbagong araw na to, God. Lord, sa pagsusupply, God, ng pangangailangan namin, God. And Lord, alam niyo, God, yung puso namin, God. Lord, alam niyo yung pangangailangan namin, God. And Lord, magtitiwala kami, God, na ikaw lang, God. Ikaw lang, God. Kahit ikaw lang, God, yung meron kami, God. Lord, hindi namin kailangan mangamba, God. Dahil, Lord, ikaw yung magbibigay, God, ng pangangailangan namin, God. At, Lord, pag nagbigay ka, hindi lang sapat, God. Pero, Lord, nag-uumapaw, God. Na, Lord, hindi namin kailangan mangamba na matakot, God, magbigay. Dahil, God, hindi naman kami mauubusan. Na, Lord,
yung parte na ibibigay namin, God, Lord, galing din yun sa inyo, God. Lord, hayaan nyo, God, na tumatak sa puso namin, God, na lahat ng meron kami, God, ay galing din sa inyo, God. At hindi na namin kailangan magdalawang isip, God, na ibalik, God, yung mga bagay na to dahil umpisa pa lang, God, walang sa amin, God. Dahil mga bagay na to, God, Lord, nagmula lang din sa inyo, God. Lord, maraming salamat, God. Lord, magtitiwala kami sa inyo, God. Lord, patuloy kami magtitiwala sa inyo, God. Hanggang sa mga susunod pang araw, God. Hindi na namin kailangan mga mababasa't kasama ka namin, God. Lord, maraming salamat, God. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good morning po sa ating lahat, and today, I'm glad to see everyone po. Unti-unti, we're going back to how we are doing it before, although ibang-iba from the scheme na meron tayo dati. And hopefully po, we are coping up with it, and are you excited for God's Word this morning? Amen. And sige po, let's read from John, from the book of John, chapter 12, if you have your Bibles with you. If you don't worry, we have a projector to assist you. Yeah. So in John chapter 12, we will be reading it before we pray. Okay. So it's in John chapter 12, verses 23. Let's start with verse 20 to 28. Yeah. Ang sabi niya dito is that now, sabi niya, is now there were some Greeks among Bethsaida. Now there were some Greeks among those who went up to worship at the festival. In verse 21, it says, sabi niya, they came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, with a request. Sabi niya, sir, they said, we would like to see Jesus. Philip went to tell Andrew. Andrew and Philip, in turn, told Jesus. And in verse 23 to 24, Jesus replied, the hour has come for the Son of Man to be glorified. To be glorified. Very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. And we know the following verse. And sabi niya, anyone who loves their life will lose it. Well, anyone who hates their life in this world will keep it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. In verse 27 to 28, sabi niya, now my soul is troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour? No, it was for this very reason I came to this hour. Father, glorify your name. Sige po, let's close our eyes and let us pray. God, we thank you. We thank you for your word. And let it flourish in our hearts. Change it, God, and transform it. Thank you, Lord, for your presence whom we have felt. Let it change our lives, God. Not just for this moment, but Lord, let our lives be changed entirely. Thank you for your goodness, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, we are reading from John chapter 12. At alam niyo po, the context of the verse, okay? The context of the whole of the verse is when Jesus appeared to Jerusalem, nung pumasok si Jesus sa Jerusalem, kung ipoportray po natin siya so that we will be understanding it clearer, ito po yung pinoportray natin na linggo ng palaspas. Ayan, yung linggo ng palaspas. Pagkatapos nito, after Jesus nag-appear, di ba, winelcome siya ng Jerusalem as the king. Ngayon, pagkatapos noon ay siyempre threatened yung mga Pariseo, pero now, dahil sikat na si Jesus because he has gone through the ministry of healing to many places. Ngayon may mga Griego na pumunta. There are Greeks who came. Now, we know that in the world of the Jews, there are only two
two types, okay, of man. May dalawang lahi lang na meron. Ang una ay Hudyo, pangalawa ay Hintil. Okay, there are Jews and Gentiles. Now, basta hindi ka Jew, Gentile ka. So, may exclusivity. When I say exclusivity, sila lang. Ethnocentric sila. Ito yung, ang Hudyo, kami lang to. Wala nang iba. Ang kaligtasan ay sa amin lang. Ang Diyos ay sa amin lang. Okay? So, there is that part when the Jews, Jesus, as one of the Jews, lumapit sa kanya ilan sa mga Hintil. They are the Greeks. Itong ilang Greeks na to. And these Greeks are believed to be Jesus believers or believers of the Jewish God. Naniniwala sila sa Diyos ng mga Hudyo. And alam niyo po, ang nirequest ng mga Greeks ay makita si Jesus. Ang sabi nila, dahil nga sikat na si Jesus during this time, ang sabi niya dyan, yeah. Now, there were some Greeks among those who went up to worship at the festival. And these Greeks, they are the ones who have requested to see Jesus. And alam niyo po, pag binasa natin yung kwento ng plain lang, kunyari nagbasa lang tayo ng Bible verse na to, hindi po ba yung nag-iisip sa daloy ng kwentuhan? Sa daloy ng kwento. May mga nag-request na Greeks na sabi nila gusto nilang makita si Jesus. At kung titignan po natin, kung babasahin po natin, "Sir," they said, "we would like to see Jesus." Philip went to tell Andrew. Si Philip ay Greek din, kaya medyo mas malapit sila. So just so you know, Philip went to tell Andrew, then Andrew and Philip in turn told Jesus. Now, in verse 23 to 24, "the hour has come." Ito yung reply ni Jesus. And Jesus' answer is somewhat unparalleled to what is being asked. At ang sabi niya dito is, "the hour has come for the Son of Man to be glorified. Very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds." Diba? Parang sabi, "Lord, gusto ka daw po nilang makita." At ang sabi ni Lord, "okay, the hour has come." Diba? Mahiwaga. Parang biglang naging mahiwaga si Jesus, diba? Parang sinabi lang na gustong makita. Tapos sabi niya, tapos nagbigay ulit siya ng pahiwatig pagdating dito, sabi niya, ng isang parable, sabi niya, "very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds." Now, what is Jesus saying? Tapos tinuloy niya. And the rest of the verses we have read is Jesus' answer upon a request to see Him. Sabi niya, "anyone who loves their life will lose it." Parang, di ba? Parang, dami mo namang explanation. Parang, oo, hindi lang to eh. Di ba? Parang, "anyone who loves their life will lose it. And anyone who hates their life in this world will keep it for eternal life. Whoever serves me must follow me. And where I am, my servant will also be. My Father will honor the one who serves me." Parang, napakasimple nung request, di ba? Ang request lang is to see Jesus. But you know, we can find here that actually seeing Jesus is more than just seeing Him. It's more than just a yes and a no. If you would like to see Jesus, who would like to see Jesus? Hindi ko po sinasabi na, okay, mabuti na gets natin. Kala ko ang sasabihin natin, ayoko pa. Okay. Pero, we would like to see Jesus. Amen? We would like to encounter Him. We would like to experience Him because we believe that this is the fullness and the fulfillment of life. It is seeing Jesus. It is knowing God. And now the Greeks are very concerned. They really would like to see Jesus. Alam niyo po kasi hindi sila pwede magkita eh. Pangalawa, wala silang karapatan because they are Gentiles. And Jesus is a Jewish leader. Si Lord ay Hudyo. At alam niyo po, siguro, isa sa mga pinanggalingan ni Jesus, kaya siya sumagot ng ganito kahaba, is that he is trying to answer the question of seeing Him, not in a simple way. If you want to see me, sabi niya, there is more than just seeing me and experiencing me and physically, I will be present to you. It's more than that. Sometimes we look at Jesus and we feel like, ito yun, gusto kong makita. So dito yung na-invite sa church at ang iniisip niya is gusto kong makita si Jesus eh. Diba? Gusto kong ma-experience si Jesus. Gusto kong, kasi sabi nila sa church, magkakaroon ng kagalingan.
Because there will be healing, especially during that time, Jesus is a healer. Jesus healed. At ang dami niyang napagaling, at sa dami ng napagaling niya, alam niyo po, ay sumikat talaga siya. Sumikat siya at naging threat siya into the religious leadership during that time. At syempre, talaga namang gusto mo siyang makita. But what Jesus could be possibly portraying this to this is that these Greek people are just curious. They are just curious. They would just like to see Jesus. But Jesus did not answer the question. Jesus did not answer the question. But he defined seeing in the following verses. At alam niyo po, many of us just came, we are curious and we would like to see Jesus. But Jesus might be informing us right now that there is more to it than how we are expecting it. May malalim pa kaysa sa nakikita natin at sa akala nating pakikipagkita sa Kanya. If you are here, you would like to encounter and you would like to know God, there is more than just seeing Him, describing Him, being with Him. At ang sabi niya po in the following verses, pwede ba natin itanong katabi natin, curious ka lang ba? Nandito ka ba dahil curious ka lang? Diba, many of us are just here because we are curious. And we would like to experience, and we would like to know something. We would like to know wisdom. We would like to be full of knowledge. We would like to be wise. We would like to know how is it to be right. We would like to know what is right. We would like to see this controversial Jesus and the life-changing power that He has. We would like to understand and to know His power. We would like to know if it's true. Pero alam niyo po, it might start with curiosity, but the end line is not just to inform us. Siguro, marahil, nagsimula tayong lahat sa pag-iisip, pagtataka, paghahanap, pero hindi dapat matapos sa simpleng nakahanap tayo ng sagot. Hindi rin dapat sa simpleng na-inform tayo o nalaman natin. You know, we can just be curious. We might be starting with asking. We might have started with asking. But Jesus, on the following answer, on the following verses, gave us this answer. Sabi niya, the hour has come for the Son of Man to be glorified. The hour has come for the Son of Man to be glorified. Alam niya po yung sinasabi niya dito. The hour has come for the Son of Man to be glorified. It was actually His time when? Nung umakyat si Jesus sa Jerusalem, actually, 7 araw na lang to bago siya mamatay. These are one of His last days. Kaya nga ang linggo ng pagkabuhay ay simula ng? Hindi po ba? Ito yung simula ng mahal na araw. Ito yung simula ng mahal na araw because this is the account of Jesus' last days. At alam ng mga disciples, even Jesus Himself, that when He go there at Jerusalem, magsisimula na to lahat. Kaya ang sabi niya dito sa mga Greeks, sabi niya, the hour has come so that the Son of Man will be glorified. Meaning, this is His last hours. And meaning for the Greeks, sabi niya, we know that when Jesus died, He died for everyone. He welcomed everyone. Nawala na rin yung exclusiveness. Nawala na rin yung thought that salvation is exclusive only to the Jews. Kaya wini-welcome niya na ngayon yung mga Greeks. Sabi niya, the Son of Man, the Son, the hour has come that the Son of Man will be glorified. Pero ang sabi niya dito, very truly I tell you, unless a kernel of wheat, sabi niya, unless a kernel of wheat falls to the ground, sabi niya, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. What does it mean? This is a prophecy of His death. Sabi niya, sa pagkakataong to, kailangan niyong ma-realize that in order for me to be seen by everyone, bago ako makita ng mga Grego, I really have to die. I have to die. So what follows after asking? It is actually following. After asking, sabi ni Lord, ang unang-una niyong kailangan gawin pagkatapos ng pagtatanong
Kung gusto ninyo akong makita, ay makita nyo ang pagsunod ko. So what after asking is following. Sabi niya, anyone who loves me will lose their life. Oh, anyone who loves their life will lose it, while anyone who hates their life in this world will keep it for eternal life. Whoever serves me must follow me. Sabi niya, whoever serves me must follow me. Where I am, my servant will also be. Sabi niya, my father will honor the one who serves me. So he is now counting on it. In order to see me, what follows is that you have to understand that I follow God, and in order to see me, you have to follow me. Alam niyo po, kung feeling natin minsan is that sapat nang nakikita natin, huwag kayong maniniwala sa isang evaluation mula sa isang tao na hindi sumunod sa Diyos. Alam niyo po kung bakit? Kasi hindi talaga nila nakita ang Diyos. Jesus here redefines seeing. Ang sabi niya, bago mo ako makilala, kailangan mo munang matutong sumunod. Dahil dun mo palang makikita kung ano yung katotohanan sa likod ng pagkilala sa Diyos. Alam niyo po yun? Many of us claims to understand the truth, but we will not understand the truth without the intention of following. It has to be from that perspective. Kahit ipakita mo po yung halaga ng isang gold sa baby, pakita mo yung gold sa baby, he won't be able to appreciate it. Pakitaan mo siya ng magandang kwintas, ibabato niya pa rin yan. Why? Because he do not understand that. He does not understand that. Hindi niya yan kaya intindihin. And same as us, we won't be able to appreciate Jesus. We won't be able to see Him unless we serve and we follow Him. Amen. Amen? Who would like to see Jesus? Who would like to know Jesus? Knowing Jesus is following Him and serving Him. Hindi from the other, hindi po to katulad ng iba na, ah, kasi na-evaluate ko na yung trabaho eh. Parang hindi ko gusto, magre-resign na ako. Hindi ganun ka-limited si Lord. That in one glance or in one experience, we will be able to evaluate it right away that I would like to pause. I would like to stop. I know what it feels. No. Up until we follow Him, we won't be able to understand Him. We won't be able to see Him. Many of us would like to claim ourselves to be Christians, pero alam nyo po, pag tinanong nyo na yung iba, yung mga sumunod, pag nakita nyo na sa loob, talagang magtatanong talaga kayo kung gusto kong maging Kristiyano. Kapag nakita nyo na kung gaano kahirap, talagang we will be asking. Alam nyo po, I love one of the recent post of a page I follow, it's a school of theology, at ang sabi nila doon, ang sabi ng isang babaeng theologian, ang sabi niya is that, hindi ko alam kung kailan na bago yung paniniwala ng pagiging Kristiyano. Pero ang alam ko kasi, ang pagiging Kristiyano, it's a dirty job. Madumi siyang trabaho. Hindi po ba kakaiba yun? Hindi niya alam kung paano niya nasabi, kung paano nauwi ang Kristiyanismo sa isang paniniwala na lahat ay malinis, maganda at mabuti. But as far as I know, Christianism starts when? When Jesus met a tax collector. Isang mandaraya. When Jesus met a hostess. When Jesus met someone who is guilty of prostitution, of adultery. So entirely, when you come into understanding what Jesus, alam niyo po, when I realized this, pag iniisip natin is isa sa mga unang nilapitan ng Diyos, ay actually, isang maruming politiko. Hindi po ba? Pag tinignan natin yun, parang mag-iisip ka that, kasi ang impression natin when it comes to Christianity is that God hates the ganito, God hates the ganyan. But what if one of Jesus' target into, no, I'm not in any defense to anyone, but I have to be fair that the Bible shows something about it, this. Na hindi tinalikuran ng Diyos ang maruruming tao, nilapitan nila niya to.
And up until we get there serving Jesus, kasi yung feeling natin minsan na gusto kong maging katulad ni Jesus, gusto kong maging katulad ni Jesus. Ang goal daw ng buhay ay maging parang si Jesus. And sometimes what we feel like is nagiging parang tayo si Jesus kapag bumait tayo. Tama? Maging parang si Jesus ka naman. Maging gentle ka naman. Puro na lang kadiliman yung buhay mo eh. Di ba? Sometimes ganun tayo. Na hindi natin napoportray si Jesus kapag hindi banal yung ginagawa natin, kapag hindi mukhang mabuti, o hindi pagiging mabait yung ginagawa natin, or hindi excellent yung ginagawa natin. But we have to understand na hindi talaga natin makikilala si Jesus hanggat hindi natin ginagawa yung ginagawa niya. And we cannot understand the mess that Christianity is and the mess that Christianity tries to clean and to save. The dirt of the people, the sin of the people, Jesus saved and paid for on the cross. Up until we meet people, up until we, na tayo mismo yung humawak sa putik na hinawakan ng Diyos. Amen? So if you would like to see Jesus, if you would like to know Jesus, you won't know Him until you follow Him. Amen? Ibang-iba nung bagong pasok ka at ibang-iba nung ikaw na. Tama? You'll see that. And if you are there just curious, waiting, and saying na parang hindi totoo kasi hindi ko makita yung power ni Lord eh, you won't see God's power up until you follow Him. God's power is limited only to those who choose to follow Him. The identity and the face of Jesus are only encountered by those who follow and serve Him. Amen? Alam niyo po, ang sabi niya dyan is, whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. Sabi niya, my Father will honor the one who serves me. At alam niyo po, in verse 27, ang sabi niya, now, my soul is troubled. What shall I say? Father, save me from this hour. No, it was for this very reason I came to this hour. Father, glorify your name. So we already have two steps. Number one is curiosity or asking. The second thing is following. Ito yung process ng knowing. Pagkilala sa Diyos. In order for us to see Jesus, you will ask. But we cannot stop on that curiosity. We have to follow. But you know, it doesn't stop in following as well. Hindi rin lang po yun titigil sa pagkilala. Ang sabi niya dito is that the hour has come. Alam niyo po, di ba sabi niya now that the hour has come for the Son of Man to be glorified. The hour has come for the Son of Man to be glorified. What is the impression that we can get from these words? Now the time has come for the Son of Man to be glorified. Ang iniisip natin is that Jesus will shine in His brightest and most radiant light. Amen? The Son of Man. The time has come for the Son of Man to be glorified. Parang lumulutang na si Jesus, di ba? And He will be glorified and He will be seen over all the earth and we clap towards the truth. Amen? Talagang wow! Jesus is glorified. But you know, this time of glorification, pag tinignan po natin, ang sabi niya is in verse 27, ayan na, mag-glorify na si Lord, maluluwalhati na siya. Pag tinignan natin to, makikita natin siya sa liwanag niya. But in verse 27, ang sabi niya, nung dumating na yung oras na maluluwalhati na siya, ang sabi niya, my soul is troubled. Parang sasabitan ka ng medalya. Ganun yung feeling ko, di ba? Parang ito na, it's your time to shine, Jesus. Talagang shining time yun, di ba? Talagang bright lights ang nakikita natin when it comes to the glorification of Jesus. But we have to take note here that Jesus' soul is troubled. It's troubled. You know why? Because the glory that awaits Jesus is not how we are anticipating and expecting it to be. Ang sinasabi niya dito na glory, kaya sa nababahala, is because
alam natin na sa ika-Biyernes, di ba? Sa ika sa Biyernes ng Linggo o ng Mahal na Araw, pag Linggo na ng Mahal na Araw, mamamatay na siya. Now his soul is troubled because the hour of glory, the time of glory is not easy. Ang sinasabi niya that the time has come is actually it is the time of his death. And even to the verses before, bago po tayo umabot sa verse na to, sinabi na ni Jesus na namamatay siya. And the hour, itong binabanggit niya na oras na parating, ay ang oras ng kamatayan niya. When will he be glorified? Hindi po ba kakaiba? That the hour has come to glorify your name means death. In, let's take a look at this verse. It's not in my PowerPoint, but it says in John chapter 17, this is Jesus, one of the last prayer. John chapter 17, verses 1 to 4. Ang sabi niya dyan, is, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. Ito po yung term na ginamit niya, di ba? Father, the time has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. In verse 2, sabi niya dito, for you granted him authority over all the people that he might give eternal life to all those you have given him. In verse 3, sabi niya, now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. When did he say this? Sinabi niya po ito in the last hours of his life. And what's the fourth step in order for us to know Jesus? It is actually giving up our life. Kaya ang sabi niya bago yung verses na yun, ang sabi niya is, let's go back to verse 24. Sabi niya, very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. Alam niyo po, during my thesis days, I've been to sa isang farm. At may mga nakasabit, kasi po ano sila eh, indigenous people eh. So, may naalala ko lang, may nakasabit na mga mais. Tapos tuyong-tuyo na mga mais sa siling ng mga tita during that time. Nakasabit na mais. Sabi ko, bakit po kayo may ganyan? Tapos ang sabi niya sa akin, yan kasi yung ipupunla namin sa susunod na season. Parang ganun. Sa susunod na season nila. And I was wondering, talaga po ba na tutubo yan? Kasi siguradong patay na yan. Tagal na eh. At saka pag nakita mo, tuyo na siya. Tapos yun pala talaga yung ginagamit nilang buto pang tanim, yung mga tuyo. Ganun pala yun, no? Tinutuyo muna yung isang buto bago siya itanim. At pag tinanim mo siya, dun siya tutubo. Ang Kristiyano, para bumbunga bago ipunla, sabihin mo sa katabi mo, kaya pala tuyo ka. Meron sa atin yung, di ba? Kasi ganito yung illustration ni Lord eh. Ang sabi niya, the kernel has to die. Tapos saka lang, kapag nahulog na siya, kapag natuyo na siya, saka siya mumunga ng maganda. Hindi po ba? Ang galing that the illustration of Jesus, sabi niya, very truly I tell you, a kernel of wheat falls to the ground. Sabi niya, unless a kernel of wheat falls to the ground, sabi niya, and dies, it will remain a single seed. Now, Jesus might be talking about his life. Sabi niya, lest I die, hindi mamumunga. Hindi ako mamumunga. Hindi ako magbubunga ng buhay para sa iba. Sabi niya. But we have to take it right now that it will be applied to our life. Yun yung sinasabi niya. So after asking, following, the third step will be dying with him.
We will only know Jesus when we die with Him. When we fall to the ground. And from there, we will grow. Pero alam niyo po, ang magandang illustration dun sa kernel of wheat that falls to the ground is that ang sinabi niya pagkatapos dito, sabi niya, in verse 24, sige, let's look at verse 24. Let's go back to the verse. Ang sabi niya dito is that unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only, what? A single seed. Sabi niya, very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, what does it produce? Many seeds. Alam naman po natin na hindi yan mamumunga ng buto agad. Ang ibubunga niya ay bunga. But what does it look forward into? Yung prutas na magiging buto. Meaning you are, pinanhalo tayo ng Diyos, hindi lang para maging bunga. Sinadya na ng disenyo ng Panginoon para maging tuyong buto. Para itanim at para mabuhay ulit yung iba. And what type are we giving birth? Dry seeds again. But we give an impression into Christianity that it's actually bearing fruit and bearing fruit. Alam niyo po yun? It's just bearing fruit. But we have to understand that the significance of the fruit comes from its seed. Ang binubunga natin ay hindi lang po dapat matatabang bunga, kundi tuyo na mga buto. Ang sakit isipin po, di ba? But remember this, you can't give life up until you run dry. Up until you are willing to sacrifice. Up until you come into the likeness of Jesus that He is willing to give His life in order to give life to others. Because that is the purpose of us, being a fruit. Yun ang rason ni Jesus, kaya siya namatay sa krus para sa atin in order to give life. And we ought to give our lives as well. When was the last time that we stand there? Pumasok po tayo dito, sinabi natin Kristiyano tayo at ang inisip lang natin is gusto kong makita, gusto kong maranasan. I'm just curious, I would just like to know. At huminto rin tayo minsan nung nalaman na natin gusto kong maging bahagi. Pero hindi pa marahil sa tayo umaabot sa pagkakataon, ang gusto na natin is gusto kong magbigay ng buhay. And this is the end point. I really would like to give life. That is Jesus' point. Greek, sabi niya doon sa mga Griego, ang sinabi niya doon sa mga curious sa kanya, don't just be curious, don't just follow me. In order to see me, I would like you to die with me. If we would like to experience Jesus, this is His call. For us to be seeds, dry seeds, that will give life to another dry seeds. In order, sabi niya dun, is yung single seed, mula sa isang buhay, mamumunga, hindi rin lang isang buto, kundi maraming buto. But we are busy getting juice in order to be fat fruits. Alam niyo po yun? Juicy fruits. Not realizing na ang kagustuhan ng Panginoon ay mamunga tayo para magbigay ng buhay. Sabi niya doon, but if it dies, but if and only if it dies, that it will be able to produce many seeds. Nakakalungkot po that sometimes we are being too self-centered, that we are forgetting that the purpose of Jesus for us is actually to bring seeds and to produce seeds. Not necessarily to produce fruit. You know? And it's powerful na ang sinasabi dito ni Jesus is para mamunga ka lang. Iniisip natin lagi, pagpumunga, pagyabong, pagdami, ganyan. Pero, di ba, ang ganda na ang sinabi niya is mamuto, maging buto para mamunga pa ng mga buto. Ibig sabihin, ang i-expect ko rin sa mga tao na sinusubukan bigyan ng buhay, ay mamamatay rin sila para sa iba. Now, anong declaration dito? It is actually a generation that is selfless in giving their lives to other people. Generations that will follow. Kung ikaw po mismo ngayon, kung tayo mismo, ako mismo ngayon, mamumunga ng mas marami pang tao
na magbibigay din ng buhay para sa iba, then we will have a generation full of Jesus in their life. Who knows and who sees Jesus in their life? We aren't just curious Christians that when we are disappointed on what we see, we will live. That's not the point. Hindi nga sila diniretso ni Jesus, di ba? Kung ang gusto lang ni Jesus is mag-win, pinakita niya na yung sarili niya, pinagaling niya na kung sino mang lumpo yung nasa tabi niya. But that's not the point. Hindi pinakita ni Jesus yung sarili niya because hindi yun yung gusto niya. God is into a greater plan, and that greater plan is for these people to be changed in order to change other people's life. If you think that you are created only for your growth in order to satisfy your curiosity, that is not the business of Jesus. God will not show himself to you unless you are selfless. Unless that we are willing to be kernels of wheat that will dry and will give life to other wheats as well. Would we like to see Jesus? Sino po dito ang gustong makakita kay Jesus? Sino yung gustong maranasan siya, makita siya? It is only when we are willing to give our lives that we will see Him. Kakaiba po that the time of glory, ang binanggit ni Jesus na glory, is accommodated to His death. Because that death will accomplish His purpose. Ang glorifying moment kay Lord is hindi nung lumiwanag siya o umakyat siya, but the time of glory that Jesus pertains into is when? It is a moment of witness. It is the moment of His death. Ang ganda po na sinabi niya dito, di ba? Ang sabi niya, now my heart is troubled. Ang sabi niya, in verse 27, we will end with this encouragement from Jesus. Ang sabi niya, now my soul is troubled. And what shall I say? Sabi niya, now my soul is troubled. Sabi niya, nababahala yung kaluluwa ko. Sabi niya, hindi ako mapakali. Now my soul is troubled. At anong sasabihin ko? Hindi po ba ito yung ginagawa natin minsan? Pag nababahala tayo, ang sasabihin na natin kay Jesus is, Lord, iligtas mo ako sa pagkakataon na ito. Father, save me from this hour. Pero anong sabi ni Jesus dito? Certainly not. Hindi ito ang dapat na panalangin ko. Sabi niya, no, it was for this very reason I came to this hour. It was for this very reason I came to this hour. Sabi niya, dito sa pagkakataong to mismo, dito sa moment, mahirap po magbigay. Si Jesus na umabot sa kamatayan in order to give life. Hindi ganun kasagad yung inihingi niya sa atin. Pero dapat handa tayo hanggang sa pagkakataon na yun. Amen? Ano po ba ibig sabihin ko sa pagbibigay ng buhay sa iba? That we will prioritize others. That we will win them for Jesus. That we will share Jesus to them. That we will be able to sacrifice, not for ourselves, but for the goodness of other people so that they may know Christ. Hindi, minsan discomfort lang naramdaman natin. Parang na-reject lang tayo ng konti. Ayaw na natin right away, di ba? Jesus, ito ba yun? But remember, ang sabi niya, no, at this very hour, for this very hour, I came. Nakaranas tayo ng paghihirap at ang iniisip natin is, Lord, liligtas mo ko. Hindi, di ba? Kasi alam natin dapat sa una pa lang, sabi niya, para sa rasong to ako nabuhay. Sabi ni Lord, hindi ba masyadong self-contradicting kapag ang sinasabi ko is, Lord, glorify your name. At pag nahirapan ako, ang sasabihin ko, Lord, save me from this hour. Hindi ba opposite yun? Hindi ba magkalaban yung pag-iisip na yun? Hindi po ba? Sino na yung gumawa ng magic na yun? Yung gumawa ng magic na yun. Amen? Nang kakaibang bagay na yun. Oh, I am guilty many times. Sabi ko, Lord, use me. Lord, glorify your name through my life. Lord, gamitin mo. At nung nahirapan ako, ang sabi ko na, Lord, iligtas mo. Diba? Nung nahirapan ako, nasaktan ako. Sabi sa Lord, ayoko na. Ay, kala ko hinihingi mo. Gulo ah. Siguro naguluhan na si Lord, no? Pero hindi siya naguguluhan. But what I mean is, ganun kagulo yung damdamin natin.
And we have to understand right now that when we ask Jesus to show himself, it costs this. Lord, gusto kitang maranasan. Ito yung sukat nun. Ito yung halaga nun. Ito yung halaga ng sinasabi natin. That we will be able to break ourselves and we will be able to sacrifice ourselves. Not for us, but for others. So others may live. So others may know Jesus. We won't meet God in moments of power. The hour of glory when it comes to Jesus is not on the time of strength, but in times of weakness, in times of these challenges, na parang akala natin ay hindi kaya. So we can be there asking, sino yung asking ngayon? Lord, show yourself. That's step one, but don't stop there. When we follow God, that is only the time that we will know Him. Naguguluhan na ako. Yan, di ba? Sometimes in our Christian life, naguguluhan na ako. Parang hindi ko na siya kilala. Hindi ko na alam yung pinapasok ko. Di ba? Tigil muna. Kikilalanin ko muna si Lord. No, you won't meet God up until you try. Up until you work and you follow Him continually. Alam niyo po, marami sa atin yung hindi nakakita sa Diyos kasi hindi pa tapos yung proseso ng pagkakakilala natin sa Kanya. Hindi ganun kasimpleng pagbabasa ng Biblia, pananalangin bawat araw, pagsubok, pagtingin, pagpunta linggo-linggo. No, it isn't the cause of seeing Jesus. Kailangan natin sagarin hanggang dulo para makita natin ang kagandahan ni Kristo. If you are on to this search, if you would like to see Jesus in your life, this is the cost of it. Amen? So we pray, Father, we come to you this morning. Lagi namin sinasabi, Panginoon, na gusto ka namin makilala. Pero ngayon lang namin nakita na ang pagkilala sa inyo ay higit pa, Panginoon, sa inaasahan namin. Pababaw ang pagkakakilala namin at ang pagtingin namin sa inyo. Thinking, Father, that Lord, we will know you in an instant. We can test you. Pero huwag niyo hayaang tumigil kami dito, Panginoon. Alam namin na mararanasan ka namin at mananatili kang totoo sa buhay namin. Sa pagkakataon lang, Panginoon, sa pagkakataon lang na natutunan din namin isuko yung buhay namin para sa iba at para sa iyo. Lord, put us out of ourselves. Alisin nyo kami sa sarili namin. Alisin nyo kami sa sarili namin nang makita namin kayo, Panginoon, at makilala ka namin. Hinahanap ka namin, Panginoon. Katagpuin mo kami. Turuan mo kami sumunod sa inyo. Maglingkod sa inyo at mamatay kasama kayo. Napapagod kami, Panginoon. Hindi pala wala kaming mapupuntahan. At yung pagod na nararanasan namin ay walang darating. Kayaan mo sa oras na to, sagarin namin ang aming sarili yung may bigay namin hanggang sa pinakamaliit na bahagi ng buhay namin sa inyo. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hello po. Before we end, let's have closing prayer. Lord, we thank you, Lord, for this day. Salamat, God, sa biyaya, Panginoon, God, sa araw-araw. Salamat, Lord, sa word mo, God, na narinig namin, God. Naniniwala po kami, Lord, na hindi lang to, God, lalabas sa tenga namin, God. But, God, itatanim mo to sa puso namin, Panginoon. Lord, salamat, God, napakabuti mo, Lord, sa buhay namin, God. Lord,
Itawid mo kami, Lord, sa susunod na week, God, and sa mga susunod pang araw, Lord. Kayo na pong bahala, God. Maging sentro kayo, God, ng araw-araw namin, Panginoon, God. Lord, ingatan mo lahat ng pamilya, Panginoon, God, sa kanilang bahay, Panginoon. We know, God, na kasama ka namin, God, this pandemic, Panginoon. We thank you, Lord. Ingatan mo po kami, Lord. Salamat ka, in Jesus' name. And ngayon po, ipagpipray din po natin yung mga pastor natin kasi alam po natin na may sarili din silang pinagdadaanan and kailangan din nila ng prayers. And ayun, sige po, pagpray po natin sila. Just, Lord, we thank you, Lord, sa buhay, God, ng mga pastor namin, God. Salamat, God, na Lord, tinayong mo sila, Panginoon, Lord. We know, God, na kung wala sila, God, kung hindi mo sila tinawag, God, wala din yung simbahan na ito, Panginoon. Salamat, God, na Lord, hanggang ngayon, God, nagpapatuloy pa din sila, Lord. Nagde-decide pa din sila na sumunod sa iyo, Panginoon, God. Kaya mo, God, na hindi nila malimutan, God, yung purpose, God, yung kung paano mo sila sinimulan, Panginoon, God. Kaya mo, Panginoon, God, na nag-decide pa sila, God, na magpatuloy, God. Lord, salamat. Napakabuti mo, Lord, sa buhay namin, God, even though, God, hindi man namin makita yung paligid namin na okay, God. But, God, hindi yun nagiging dahilan para hindi ikaw maging okay. But, God, all the time, Lord, you are perfect, God. Salamat, Lord, napakabuti mo, Lord, patuloy mong itayo yung mga pastor na sa simbahan namin, Panginoon, God. Kayo na pong bahala, Lord. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen.